Hello guys, and for the recap, last lecture video we have tackled all about yung Firebase. So Firebase is a real-time database, so whatever data na sinesave natin is real-time, nating nakikita na nag-change, diba? So we have here the real-time database, so napag-aralan natin kung paano siya ginagawa. Then yung paglalagay or pag-i-store ng data sa kanya. So we have here the tags and the values. So for the tags, we have two, diba? Yung password and username, then yung corresponding value nila is yung nandun sa loob. So okay. So for this lecture video naman, we will create an app. So most likely nakikita to kadalasan sa isang grading system. So i-introduce ko and ipapakita ko lang sa inyo yung kanyang functionality. So for the username, so connected naman kasi siya dun sa ating database. So for the username, saan na yun? Iyan. So kailangan input ko dyan is AJ. So AJ, capital letter dapat kasi this is case sensitive. So try nating small letter. And then the password is teacher. So teacher, pag nilagin ko yan, so sasabihin niya invalid credentials because AJ kasi dapat yun, uppercase siya. So after nyan, so yan yung credentials ng ating app. So pag nilagin mo yan, para kang naglalagin as a teacher. So just try to think or imagine na ganun. So kapag nakalagin ka, may lalabas kang UI. So what is UI? So UI is user interface, or yung nakikita ng user, or yung ini-interact ni user. So we have here the MicroCity logo. So by the way, we are using Nox Player for this app para makita natin siya. Or you can use naman yung mga cellphone nyo kapag i-test nyo na siya. So anyway, we have here the label, which is kulay red ba to or pink. So yun, student information daw, may label kang name of student, then meron kang text box dito. So text box, syempre ang ilalagay dyan is yung name ng students or yung student. So for the year section, meron ka ulit label here and then the text box here. So as for the subject, meron kang subject, meron ka din ganito. May text box ka ulit, may label ka, may text box. So meron ka ng another label which is grades daw. Then same format lang. So label, text box, label, text box, label, text box, label, and text box. So we have here, ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na text box. And for the label is ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So we have 9 labels. Anyway, ano ba yung ginagawa nung ating gagawing app? So, ang ginagawa niyan, guys, is kapag ako po ay naglagay ng mga datas dyan. So, AJ Rativo, sabihin na natin, let's assume na ACT2. Okay? So, as for the subject, we can assume din up mobile programming. And as for the grade, so, pwede na siyang 90. So, 90, 91, 9. So, yeah, 92 and 93. Okay, so, meron ka dyang sa ilalim na dalawang button. The first button is tinatawag nating add, or nilabelan natin siya na add, because ang gagawin nyo, pag click nyo yan, guys, dapat lahat ng data na nandito is masasave sa ating database. But the tricky part is kailangan meron siyang hierarchy or yung pagkakasunod-sunod. Previously sinesave natin ganyan lang, 'di ba? Password, username. So lahat ng nasa-save niya is nandito, pababa. So ang mangyayari ngayon is magkakaroon na siya ng parang mga mother and child. So may mother database ka, then yung child nila. Then kung ilang child yung nakapalob sa kanya. So 'yun, makikita na natin siya. So okay. So, let's assume na gusto kong makita sa database ko is parang ganito. So, gusto ko sa una lalabas ang masasave dito instead of yan, ganyang itsura. Gusto ko mag-itsura niya is
Una yung subject mo. Ah, wait. Una yung year-end section. Mali pala. Dapat Microsoft Word. But anyway. So, una yung subject. Then, ang gusto kong sumunod sa kanya is yung... Ah, wait. Sorry. So, year-end section. Una, year-end section. Siyempre, kailangan muna natin alamin kung anong year-end section niya. Then, pangalawa is yung subject. The third one is yung name. The fourth one is yung prelim na. Then, magkakapantay na lang to. As for the midterm, yan. Semifinals. And finals. Okay. So, ang gagawin nun, lahat ng data dun is masesave dito sa ating database na may gantong format. So, yung apat na to is child ni name. So, ito yung nanay. Then, ito, child lang din itong subject. So, ito yung nanay ni name. So, itong parent niya naman. Ang parent naman ni subject is year and section. So, ito is mga child niya to. So, child niya to. Then, ito, child niya to. Ito, mga child niya to. So, ganun ang gusto natin makita. So, para organize siya, kasi ang ginagawa, di ba, ng app natin is sinesave natin yung information ng students with regards dun sa mga grades niya, which is yung apat. Prelim, midterm, semifinals, and finals. So, dapat organize siya nating makita. Ganun lang naman. So, dapat pag-prenest mo yung add button, masave siya with this format. Hindi yung traditional format na ganito na inalagay natin is actually, lalabas talaga kapag sinave mo ng traditional or yung na kasanayan natin before, ganito mo siya magsisave. So, subject, year and section, then yung prelim. So, hindi sila, wala silang ano ba. Hindi mo ma-distinguish kung sino yung kanilang parent or yung kanilang child. So, ito kasi guys, ito is belong kay student name, di ba? Si student name belong sa subject. So, pwedeng ganun. So, then, yung subject nung year and section. Parang ganun. Okay. Although, pwede rin naman siyang ganito. I think much better kung name muna before subject. Kasi kung maraming subject, mas nakakalito. So, iyon. I think year and section, then after nun yung name nung bata. Then, yung subject is belong dito. So, ganun na lang. Para hindi tayo malito or walang pinagkaiba-iba. But anyway, ginawa ko naman siyang ganun. So, let's try to simulate. Papakita ko sa inyo yung database. So, ito yung actual database natin. Then, we have year ng app natin. So, meron tayong student name is AJ Ratibo. So, year section, etc., etc. So, nilagyan din natin siya ng grade. So, pag press mo yung add, so, makikita nyo na na-save dun sa ating date or nagkaroon ng notifier na lumabas, which is yung save na tinatawag or yung kanyang value. So, yan na. Kung makikita nyo dito sa ating database side, meron siyang na-create na subject, which ay na, sorry, na year and section, which is yung, teka, papakita ko sa inyo yung format para yun. Na ACT2. So, yun kasi in-input natin. So, under ACT2, we have AJ Ratibo kasi siya yung name. Or sabi na natin yung student. Student name, in short. So, okay. Then, under AJ Ratibo, eto siya. We have here the name, the subject. So, as for the subject, eto naman siya, mobile programming. So, after the subject, meron apat na child si subject, which is yung prelim, midterm, semifinals, and finals. So, yun. Lalabas na dyan yung kanilang mga grades. So, check natin kung tama. So, 93, 92, 91, 90. So, tama yung na-input natin. What if same details pero nagbago ako ng isa? So, na-discuss naman na natin to. Binagsa ko siya na ginawang 80. So, na-discuss naman natin to. Real-time siya nagbabago. But, ang change na details is yun lang yung semifinals because siya lang na may naiba, diba? So, previous data is the same. So, anyway,
kung magkakaroon ka na yun ng another student, so let's try another student, or for example, Jared Destura. So under ko din siya sa ACT too. So mobile programming din, then same grades, yeah. So kapag ka in-add nyo siya, kung makikita nyo dito, under na siya ng ACT 2 is dumami na sila. So, dumami na yung name. So, hindi lang ba siya isa na kanina. So, under Jared Destura, meron ka mobile programming. Then, na-save yung mga details niya. So, yung semifinals, prelim, midterms, and finals. So, mind you guys, itong nakikita nyo dito, sir, bakit nauna yung finals, midterm, prelim, and semifinals? So, actually, kapag nag-review kayo ng database, kay real-time database or Firebase. So, ma-check nyo na ano, na nagsha-show siya according or alphabetical order. So, yun. Letter F, letter M, letter P, letter S. So, ganun lang siya nagsha-show. So, what if naglagay ako ng isa pang section? Instead of ACT2, ginawa akong CPE5. So, in-add ko siya. So, yun. Under naman ng CPE5, lalabas din siya doon. Diba? So, medyo nagiging structured na, and yun, nagiging maganda na yung ating database. So, ilagay ko naman yung sarili ko. So, palitan ko naman yung grade ko, mas 75. So, yun, mas mababa. Yun. So, kapag nag-change na kita nyo nag-color yellow, so, that means may nagbago sa inyong data. So, under CPE5, meron ka Ejeratibo, mobile programming. What if yung subject naman yung binago ko? So, let's assume na, sabihin na lang natin na research. Yan. So, kapag in-add ko yan, under Ejeratibo, makikita nyo na yung child niya magkakaroon ng another subject, which is meron ka mobile programming, meron ka research. So, ayun, nasisave na natin lahat ng data natin programmatically and structured. Okay, but anyway, syempre, ito na yung pinaka main part. So, kailangan na natin siyang gawin. And babalik ako dito sa screen 1 and I'll teach you something which is useful sa programming. So, i-show up ko lang siya or i-introduce. So, I would like to introduce the naming conventions in programming. So, ano-ano ba yung, kumbaga sa madaling salita, paano mo pinapangalanan yung mga ginagawa mo sa programming? Let's assume na alam nyo naman siguro yung mga variables, yeah, and even the labels. So, meron tayong, dito lang yung magbigay lang ng example na camel case, Pascal case, kebab case, and snake case. So, kasi, close ko lang yan. And then, open ko lang to. So, kung makikita nyo to, di ba guys? Sa image, ang label lang natin di sa kanya is image 1, di ba? So, actually, kasi pwede natin siyang palitan. So, yung naming convention, nagagamit natin siya dito. So, gusto ko siya gawing specific. Kasi kung marami yan, the image 1, image 2, image 3, and so on. So, gusto ko, Micro City logo, Micro City header, image. So, yun. So, as for username naman, di ba label 1? Siyempre, actually, label siya. Ako kasi pag nag-name ako, kung ano siya, yun yung nilalagay ko dun sa last part. For example, username, label, parang ganun. Username, label, yeah. So, ito naman, username text box, since text box siya ni username. So, username text box. So, dito naman, password. Password text box, diba? Ay, password label, sorry. So, label pa lang siya. So, as for this, pwede mo siya kasing password text box. Text box. So, password text box. Actually guys, bakit ko siya ninename? Quick trivia lang, kasi kapag nagko-code ka, diba? Makikita mo siya dito. Or malalaman mo na specific use nila.
yan, yung microseater header image user, as siya pa lang si username. So, hindi lang siya text box 1, text box 2, label 1, label 2. So, pinangalanan mo na siya. So, na-identify mo na, meaning to say, madali mo na siyang malaman kung ano yung function nun. Or, gusto, or kung ano yung gusto mo mangyari para sa kanya. So, we have here the button. Pwede nating sabihin login button. Make it a ano, habit na kapag ka nagpa-program kayo is yun. Pinapalitan yung name nila. Hindi lang basta label, label 2 and such. And even your variables, so dapat gawin nyo siyang practice. So hindi lang basta int A, int B, or and such. So as for here, okay lang siguro ang notifier, then okay lang siguro ang Firebase database. Anyway, yung pagpapangalan kasi na yun is hindi naman siya actually standard, pero meron tayong parang mga keys na tinatawag, di ba? May, kung sa alphabet natin or sa ginagawa natin, meron kang uppercase and lowercase, di ba? So, ito yung mga lowercase. So, meron kang mga uppercase. So, yun. So, yun. Let's introduce na. So, the first one is siguro, basahin natin definition. So, since we cannot define a variable like, meron daw tayong variable na tinatawag na fruits in basket. Kasi, kung titignan nyo, ang daming space, di ba? Parang, hindi naman sa masakit sa mata. Ang hirap niyang i-implement sa programming or gamitin. Kasi, yun, baka magkaroon ng mga space character na, yun, may mga space character. Magkaroon ng error and such, bugs sa inyong program. So, yun yung nililimit na rin natin. And also, para mas maging ayun, para mas maging kaaya-aya rin naman siyang tignan. And actually, for me, mas readable ko kasi yung ganito instead na ganito. So, mas madali ko siyang mahanap dun sa aking program kung paano ko siya gagamitin. So, yun. So, pinapangalan daw natin siyang ganito instead na ganito. Kasi may interpret the space characters, the end of the identifier, and the beginning of something else. So, we need to do something like this. So, yeah. Camel, Pascal, Kebab, and Snake Case, and others. So, marami pa kasing iba. So, ito lang is yung nag-gather ko na apat. Apat ba? So, yeah, apat. Naming conventions that we use in computer programming to be able to create compound names for variables, types, functions, classes, so wrong spelling, typo, classes and other structures in source code. So, as for now, ang binabago lang natin is yung mga, kung tawagin is name properties ng mga component natin, diba? So, yun, kita nyo na siya, oh, mas organized na. And, guys, kung mapapansin nyo, iba't iba yung way ko ng pagpapangalan. Kanina, di ba? So, nakakita kayo ng may underscore, nakakita kayo ng mga big letters sa una or capital. Then, nakakita kayo naman ng small, di ba? So, ayun. Bakit ko ginawa yun? Kasi dito natin siya i-discuss. Okay, so yun. As for the camel case, ang gamit niya is, ang rule niya is, yung ika-capitalize mo lahat ng words pagkayari nung una. So, kung meron kang word na tinatawag na fruits in basket, mag-i-convert mo siya into fruits in basket with capital letter yung in tsaka yung basket, yung B sa basket, but yung fruits is in the, yung F doon. So, meanwhile dito, yung has error, two words siya, so has, yung H hindi capital, so E capital. So, kasi alam niyo naman kung bakit camel case yung itsura ng camel, di ba? So, ayun siya. Or is visible. So, as for now then, ang ginamit natin camel case dyan is nasaan? So, ito. Maliit yung una, then yung mga sumunod na word is malalaki. So, pwede siyang tawagin na camel case. So, ginamit natin camel case. Okay. For the next one, we have the Pascal case. So, Pascal case daw is we need to capitalize the all the words, including the first one. So, kung fruits and basket kanina ganito, so dito naman lahat nung letter na nag-i-start yung word is naka-capital letter. So, has errors, H, capital I, capital V, capital E. So, dito naman sa ginawa natin, kung makikita nyo, ito siya.
right? Diba? Yung U, yung N, and then yung text box, U and T. Okay, for the next one, we have the kebab case. So, siguro iba familiar, iba hindi. But for kebab, we add a dash between each word and all of them are lowercase. So, lahat yun is naka-lowercase. Ito yung kebab case, huwag kayo malito dito sa dalawa. So, camel case, pascal case, kebab case. So, instead daw na magkakadikit, ang hiniwalay may mga word through dash. But, lahat ng umpisa ng letter nila is naka-lowercase. So, has error, is visible. So, yeah. So, trivia lang din. So, HTML5 attributes can start with data dash, like data name. Also, CSS uses dashes in property names like background color. So, nag-use yung CSS ng ganito, di ba? Background color sa mga familiar dyan or and that familiar. Yeah. So, as for the last one, we have the snake case. So, for the snake case, in contrast sa kebab naman, yung snake case instead na, ayun, dash, yung ginamit niya, ang ginamit niya is underscore, so hindi lang kita dito. Kasi, we try to ignore. All. So, yun, nakikita niyo siya. So, meron siyang underscore between them. Instead of space, underscore, instead of dash net. So, has error. Ignore ko lang yan. Uy, ayaw niya. Ignore all, para makita nyo yung... Trinay ko lagyan, ayaw. So, kasi... Iyon. So, has error. So, dito kasi hindi siya, parang hindi ko siya nakita. Not visible, so... So, sorry for this. Ayaw niya. Nag-auto ano kasi kay word. So, anyway, is visible show... Let's assume na may dash na lang siya kasi ayaw niya mag-show. Yan. So, kadalasan kasi, ginagamit yung mga underscore na yan sa mga SQL database. Kapag nag-create sila ng mga parang tables, yan. And yung mga values. So, makakita kayo doon ng mga creation, underscore, date, then, as for this one, so, meron siya underscore dyan na company, underscore name. So, ano nga ba yung benefits kapag ka ginagamit mo itong mga ganito, naming conventions mo? O, meron ka lang given na specific cases na gusto mong gamitin, parang ganon. So, pwede mo siyang maging trademark din kapag nanename ka. But anyway, some of the benefits yung makikita natin. Unang-una is yung consistency. Since naming something is one of the hardest jobs of a programmer, so napakahirap daw nun na ginagawa. Minsan kasi napapaisip pa sila, ano kaling papangalan namin sa variable na to? So parang ganun. At least we can agree on a convention and be consistent about it. So parang nagiging standardized yung pag-name natin sa mga variables. So, for the next one is we have better understanding. Sabi ko nga, ako mas naiintindihan ko yung ganito instead na ganito. Mas parang ano sa mata ko? Mas visible or readable, parang ganun. And mas madali kong maunawaan. So, compound names explain a lot better than one word or character the purpose of the structure. So, parang ganito siya. So, readability, yun na nga, kaya nang sinabi ko. So, enhances the ability to read the code. So, sa pagpapangalan ng code, nagkakaroon, parang na-enhance mo yung kanyang name. Then, na i-increase mo pa yung readability niya. So, madali mo nga siyang mabasa. Kasi, ikaw yung gumawa. So, alam mo yung naming conventions mong ganon. So, as for the last one, we have the
Automation. Automation enables the use of automated refactoring and search and replace tools. So, meron ka kasing, let's not try to be in-depth with this one, pero meron ka mga automation such as this, word, control F, we have the find and replace, diba? So, parang kung gusto mo i-automate yung pagbabago naman ngayon, is madali na lang. But anyway, sige, save natin yan. So, yun lang naman yung mga naming conventions na aking in-introduce. So, babalik tayo sa ating main topic, which is yung program natin or yung code natin. So, let's try. So, sa screen 1, sa gaya nga ng sinabi ko, meron kang login button. So, wala na yung ibang credentials. Then, meron kang background. So, for the login, kailangan lang siya mag-login kapag ka nagagawa naman natin siya previous episode. So, kailangan lang siya mag-login kapag equal dun sa nakasave nating username text. What I mean is yung username database, then yung global database natin, di ba? So, parang ito siya. Gigit natin yung tag, gigit natin yung password, then isa-save natin kay variables para may compare natin siya dito. So, ito po yun, guys, para di malito password and username. Sinave lang natin sa ating variables, yan. So, yan, nung ni-use natin, username database daw, ginawa na, nag-assume ako ng ganun. So, anong case siya? So, camel case. So, camel case din to. So, yung, ang ginagawa nitong part na to is, kukompare natin yung laman nito, dun sa laman nito, username. Then, kapag ka tumama po yung dalawang yon, so, that's why we are using AND gate or AND logic kasi kailangan parehas tumama. Hindi lang basta yung username kasi kung username lang yan, mali password, then makakalogin pa rin si user, diba? So, dapat hindi. So, kapag successfully login ka na, ang gagawin niya lang, lalabas si sa then yung alert na yes, successfully login ka na. Then, the screen 2 will be open. So, actually, pwede nyo rin baguhin to, screen 1, screen 2, diba nga, gaya ng sinabi ko, naming conventions. So, as for the else, gagawin ng else kapag ka hindi na satisfy itong condition na to, invalid credentials siya kasi mali yung input ni user. So, okay, let's try to move along as for the screen 2. Oh. So, yeah. Kung makikita nyo sa gilid, hindi lang siya basta ano na, what I mean is label 1, label 2, text box 1. Pinangalanan ko na sila. So, makakita kayo dyan na, yeah, camel case, the Pascal case, wala namang, ayun. Okay. Oh, by the way guys, itong button na to is pagbabalik lang dun sa una. So, i-open mo lang screen 1. Yung gagawin ng button na yan, babalik ka lang dun sa login form. So, as for you, pwede kayong gumawa ng mga to. Napangalanan nyo rin sila na ganito. Student name, the student name text box, the year and section text box, the subject text box, then ito naman subject label, ito naman is year and section label, para ma-separate nyo sila. So, ang gagawin ko, since ito is finish program na, ang gagawin ko dyan is, buburahin ko po ito, yan. Yan. So, yun ang ipoprogram natin. Ang ipoprogram natin is kapag pinindot daw si text, ay what I mean is a button na add, saan dun yun? Iyon, add button. Kapag daw clinic siya, ang gagawin is una, isa-save niya yung data, mga data na parang ganito itsura. Okay? So, sa pag-save po ng mga data, that pala hindi ko klinos. So, una, i-assume mo muna yung kanyang structure. So, kanina is year and section ang mauna. Year and section, then yung anak niya is tama ba? Ay, si name. Then, ang anak nun is si subject. Then, ang anak ni subject is yung apat. Si prelim, si midterm, si semifinals, and si finals. So, yun.
Ko-consider mo yan kasi eto siya. Yeah, di ba? Ito yung nilalagyan natin ng value. Si prelim, si midterm, si semifinals, and si finals. Yan. Isipin mo kung mga nilalagyan mo ng value. So, ito is belong kay subject. Malamang yung subject. Yun. Yung name, ini-input din siya. Then, yung year and section. Okay. So, meron ka kasi, diba, blocks sa pagsisave, which is yung tinatawag mo kay Firebase na store. And, quick trivia lang, sa screen 1 po, you need to add the Firebase. Then, check mo yung Firebase token niya, gaya ng sa previous lecture video. Firebase token and the Firebase URL. Kasi kapag nag-create ka ng screen 2, you need to add what do you call this? The yun. Yung Firebase database doon. Yeah, you need to add ulit para lumabas siya doon sa ilalim. Kasi hindi mo magagamit yung naka screen 1. But anyway, so yan, in-add ko na din naman siya. So yun, sorry for the background noise. Meron ding konting ulan. So una, anong isa-save mo? So, nag-assume ako na may apat akong isa-save which is yung prelim, midterm. Una, isave ko muna si prelim. So, sa structured niyan, sorry. Sa structured niyan, para siyang ganito, year and section. Para ma-access may prelim, we have the year and section. Then, yung ganitong itsura, the forward slash. Ibig sabihin, para kang the name, the subject, and the prelim. Para ma-access mo yung value ni prelim. Yan, parang ganun. In short, guys, sa madaling salita, ito yung magiging tag mo. Then, ito yung value. Kasi, ang nai-store mo lang dyan dito is dalawa lang, tags and value to store. So, paano mo magiging ganun, diba? So, ito is another parang tricky part. So, ginawa natin siyang ganito. The forward slash, para siyang ganito ulit. Kahit medyo makulit ako, so dapat magets natin siya. So, parang gumawa ako ng isang folder dyan na pinangalanan kong year, ayan, year and section. Year and section. Year and section. Then, under the year and section, pumasok ako doon, gumawa ulit ako ng isang folder. Which is yung name. So, under the name, gumawa ulit ako ng isang folder. Siya naman si subject. So, under the subject, gumawa ulit ako ng prelim. Okay? Let's assume na text document si prelim. So, napakagandang example. So, we have the prelim. Then, yung i-store nating value kay text is yung prelim grade. 85, just for an example. So, ayun. Na-access natin yung yan. Kasi pag check nyo to, yung kanyang file location, nakikita nyo dito, instead naman sa ating forward slash, siya kanya naman backslash. So, makikita nyo yung path niya. So, sa madaling salita, ito po is inaano natin as path. Or kung saan mo isa-save, anong location mo siya isa-save. So, parang ganun. So, let's assume ulit na nagawa na natin siya. So, ano ba, first things first, ano ba i-store mo? Ang i-store mo muna is ito. Yung prelim grade mo, which is yung nasa prelim text box. So, kukunin mo yung kanyang text. Yun yung i-store mo. So, saan mo siya i-store? So, dapat ang kalabasan niya is parang ganito. Si parent, si parent, si parent, then child lang si prelim, di ba? Then, magkaroon lang siya ng value. So, gagamit na tayo dito ng mga text formatting, which is yung join na tinatawag. So, join. So, una, i-assume mo yung path niya. Kung paano. So, the first one is yung year and section. So, i-save mo agad yung value ni year and section. Kasi, yung nilagay mong dito, siya na agad yung year and section niya. So, year and section, text box. Diba? So, kunin mo yung text nun. Tama ba itong ginawa ko? So, for the next one, kapag mag-move ka sa path mo or magkakaroon ka ng child,
gagamit ka po ng ganito. So ilalabas mo lang, ay sorry, hindi yan. So ilalabas mo lang tong yan. So forward slash, gaya nga ng sinabi ko. So you need to add the forward slash kasi ganito dapat ang maging itsura ng final tag natin. So the next one is yun, alam nyo na. Click nyo to, then pwede ka mag-add to another string. Ibig sabihin po kasi ng join, guys, lahat ng string na nilalagay ko dyan pababa is pinagsasama niya lang sa isang string, parang ganun, or sa isang word, isang mahabang line, let's assume na ganun. So the next one is yung name, diba? Yung pangalan, kung sino yung ilalagay mo. So student name text box. So hindi mo pwedeng gamitin si label kasi po guys, label yon. So hindi naman siya yung student name, hindi siya yung year and section. So ito yung masasave mo doon, yung text niyan. So kailangan po ito, yung text box, okay? So, student name text box. Yun. Ididikit natin siya doon. So, kailangan mo pa ng another one. Kasi, kailangan mo pa magka-child na si subject. So, same pattern lang naman siya kung mapapansin nyo. So, pwede nyo na itong i-copy-paste. Ctrl-C, Ctrl-B. Then, actually ito guys, itong part na to, pwede nyo na rin i-copy-paste kasi kung sino ba yung ating magiging child nun. So, ang child nun is si subject. So, let's assume na si subject nga siya. So, press mo na yun si subject text box. Diba, ang bilis lang. Hindi mo na siya kailangan i-drag or hanapin dito. So, as for the last one, meron ka ulit anak. So, si prelim naman. Ay. So, the last one. You can do it na ganito. Yan. Then, mag-add ako ng another one. Ang anak niya kasi is si prelim. So, de, ilagay ko lang dun is prelim. Okay? Prelim. Or, guys, pwede siyang ganyang format. Or, pwedeng ganito. So, lalabas ko lang itong si prelim. Nilabas ko lang. Delete ko yan. Then, dito ko na siya ilalagay. So, ang nangyari dyan is kung ano yung laman ni section, year and section. Okay, let's assume nga. Kung ano yung laman ni year and section, which is yung kung tinype ko dun is ACT2. So, masasave siya sa ACT2 na ganyan. Then, forward slash. Ang ginagawa, ito na ginagawa kong part, pinag-join ko na sila. So, kung sino yung student name. So, AJ na lang. AJ Ratibo. So, forward slash. Then, ito yun. Ayan. The subject text box, which is yung mobile programming na lang. Mobile programming. Then, meron kang slash forward slash prelim. Then, ina-access mo yung kanyang data or yung value niya, which is etong ginagawa nito. Kung ano yung value na i-store mo. Sir, paano naman po kung kasama na si midterm? Okay, so pinakamadaling part na ginagawa ng mga programmers is copy-paste. So, ito is pag-store lang para kay prelim. Eh, gagawa tayo ng isang structured para kay midterm. So, since yan, pag-store ng value is dapat isa-isa. So, Ctrl-C. Ang mga dapat mo lang palitan is same lang din naman to hanggang kay subject, di ba? So, eto. Instead of prelim, we should use midterm. Then, instead of prelim text box yung isa-save mo, or yung prelim, yung text dun sa prelim text box, dun ka sa may midterm, di ba? Napaka logical naman na nun. And we have here the, ano yun? Semifinals, then the semifinals text box, and as for the last one, we have the finals. So, for the finals, yon finals text box. So, nayari na natin siya. Ang ginagawa nun, nai-store niya na itong apat. Okay? So, kung isi-simulate ko lang din siya ulit, kanina ang ginagamit natin ganyan, then, ina-access mo si prelim. So, ganito na po yung apat na yon. Nagsisave ka na kay midterm, nagsisave ka na kay semifinals, nagsisave ka na rin kay finals. So, ano na lang kulang natin? Yung tulad dito sa asa na ba yun? Yung app natin, pag pinindot mo yung add button, may lumalabas siyang save, di ba? So, ayan. Pag babaguhin ko sa 27 instead of, nasa yung 75 na yun? So,
So, AJCP5 Research, AJCP5 Research, ang hirap naman napin. So, yun yung 75 instead of, yan, 75 gawin ko 77. Pag prenest mo is save, dapat sabihin niya. So, yun, nagbago na nga siya. So, anong ginagamit natin doon? Siya po, si notifier. So, user interface, then i-drag mo lang si notifier dito. So, since meron na tayong notifier 1, dangalin ko lang siya. Yun, pwede na natin siyang gamitin. In-add ko naman na siya kanina. So, yan. Since na-add ko na siya, hanapin ko na lang. Notifier 1, meron ka tinatawag dyan na show alert. Ibig sabihin, nag-show lang yon. Kagaya dito, kung ano yung lalabas sa screen mo. Save. So, edi, gawin natin para student. The grade for this student has been saved. So yan, let's assume na ganyan yung notif na lalabas. So ano pang iniintay natin? Try natin siyang gawing APK. So bakit natin siya gagawing APK? Para po ma-check natin yung ginawa nating app. Kung tulad ba siya nung ginawa ko dito. Okay, so baking your project while waiting. Babak lang ako dito. So, ito po kasi siya. Ito yung aking APK. So, yun. Tapos na. Download APK. Then, why? Save file lang. Kasi, actually, ito na siya. Database APK 2. So, ang gagawin ko lang dyan is, da-drag ko lang kay Nox para matry ko. So, ayun, nag-install na siya. Same name lang sila nung ginawa ko kanina since, yeah, hindi ko naman siya binago. But anyway, you can edit naman student grades or you can name it whatever you want. So, as for the student grade, let's open. So, same program. Pagka magbano-bano ako dyan, nilagin ko invalid credential. So, dapat lang is yung data na nakasave sa ating database, which is yung AJ teacher. So, what if baguhin ko to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, bakit di ko minaw? 1, 2, 3, 4, 5, 6, then enter. So, AJ, kapag ka nilagay ko dito is teacher, hindi siya maglalag. Ay, nag-successfully login. So, hindi ko pa pala na-edit. Sorry. So, hindi pa siya nag... Tag dito. Hindi pa siya nag... Oh, okay. But anyway, hindi pa siya na-save. So, we have here the name of the student, year and section, subject, prelim, midterm, semifinals, and finals. So, yun. Okay, let's try to go back to login form kung gumana. So, ang ginagawa ng part na yun, nalimutan ko i-discuss. So, ang code nito is, sasa na yun, ito lang. Pag pinindot siya, pupunta lang or bubukas lang si screen 1, then magka-close siya. So, that's it. Okay, so for the Nox, let's try to let. So, since AJ. So, dapat ang value na teacher is di na mag-login kasi previous password niya yun. So, yeah. Gumana na. And, ang new password niya na is 123456. So, yeah. Yun. Nakalagin na tayo. Then, try tayo ng name of student. Ang gusto ko burahin. Pwede mo siyang burahin sa database. Delete mo lang. Para mawala yung mga previous value. Huwag nyo lang didelete to kasi ito yung username and password nyo. Yun, malinis na yung database natin. So, name of the student, AJ. So, acronym lang yan. So, hindi yan yung pangalan ko. Year and section, CPE5. Let's assume na ganun. So, subject, mobile programming, siguro. Mobile programming, then as for the grades, the prelim is 91, baka sabihin nyo, dinadaya ko kayo, so 89, and 80, so add. So pag prenest mo yung dapat lalabas yun, the grade for the student has been saved since ayun yung ginamit nating notifier, right? Okay, so nasave ba? Let's see. So, CPE5, according sa ating structure,
UN section, name. AJ Rativo. So, AJ Rativo yung name. Tama. So, yung mobile programming, kung ano yung laman ng subject, text box, since yun subject. So, yung mga grades na niya. So, check natin. 90, 91, 89, then 80. So, ayun, nagagawa naman na po natin siya. Let's try to add another student. Bumalik lang ako sa first page kasi gusto ko na siyang i-try. So, AJ, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, let's assume na... Ay! Mali. Yun, sorry. So, as for the last student, check natin. Sir Jerry, then ACT2. So this is for another ano, para lang makita nyo na instead of CPE 5 lalabas ACT2. So subject nyo is sabihin nyo na lang na ano, mobile programming. Then as for the prelim, gawin natin siyang 99 lahat. So yun. So, pag in-add mo siya yon, dapat mabilis lang na lumabas doon. ACT2 under ACT2, may Jeric Destura. Jeric Destura under niya, may mobile programming. Sa mobile programming, yung mga grades niya, each quarter. So, ayun. I hope na nag-gets nyo naman tong lecture video na to. And, nakatulong naman siya sa inyo sa paggagawa ng parang grading or mini grading system. Let's try na sabihin na lang ganun. So yun guys, thank you for watching this video and good luck in learning this one. Then try nyo siyang i-practice also yung proper usage and pag-implement nung naming conventions. So yun guys, thank you.